Ito yung embarrassing moment ko ha. Hindi ko alam na ganun pala sila mag-hi dito sa... Hindi ko alam. Kaya tinanong ko si Travis, bakit nag-wave sa akin yung ano, yung kapitbahay natin? Eh, akala ko hindi ako yun. Akala ko may kakilala siya sa likod ko. May tao sa likod ko na parang winaban niya, ganun. Tapos tumingin ako sa likod ko, wala naman tao. It don't matter where we go. It don't matter where we stay tonight. Cause when I'm with you, yeah, I know. Hello everyone! Welcome back to our channel. Pasensya na yung mata ko medyo ano ngayon kasi nagka-allergy ako sa mata. Yes, nagka-allergy ako. Basta hindi ko alam kung saan ako allergy. Alam niyo na may allergy ako, 'di ba, sa pagkain before. So, ngayon, gagawa po ako ng video kasi I know na medyo curious kayo kasi nga first time ko din dito tumira sa Amerika and madaming nagtatanong sa akin ano daw yung mga na-experience ko dito, yung culture shock, mga ganun ba daw, tapos basta lahat ng experience ko sa inyo and then yung mga embarrassing moment meron ako noon. So, kasi I know na marami ding mga K-1 visa filer na papunta rin dito. Syempre, I think nag-iisip sila ano yung magiging parang life nila dito sa Amerika. I know na iba-iba naman tayo na magiging, alam niyo na yon yung sitwasyon natin dito sa Amerika, iba-iba naman din. So, ito lang yung, based on my experience lang po, ito lang po yung masasabi ko sa inyo and may share ko sa inyo base sa aking karanasan, char. So, unang-una, nung pagdating ko dito, hindi pa ako ano sa weather kasi na super lamig. Kasi hindi pa, oo, nag-Japan ako, nag-Bahrain ako, pero hindi ko naranasan yung sobrang lamig sa Japan. And sa Bahrain naman po is super init. Tapos, pagdating dito sa Virginia, hindi siya super lamig. And then, pagbalik namin, pagpunta namin ng Michigan kasi nag-bakasyon kami doon and doon kami kinasal ni Travis. Yung pagdating namin doon, super lamig. So, kumbaga parang nag-adjust yung katawan ko din, pati yung balat ko nag-adjust talaga. Unang-una talaga mag-a-adjust kayo sa weather kung hindi kayo super sa lamig, like hindi kayo komportable katulad ko, mas okay sa akin na mainit, ganun. Kahit nga dito sa bahay namin, si Travis gusto niya ng malamig and ako gusto ko yung tama lang. Nagkukumot talaga ako sa totoo lang. And nagja-jacket ako pag binubuksan niya yung ano, yung AC. Kasi hindi ko alam, basta parang nasanay ako na mainit na klima, ganun. So pagdating namin doon sa Michigan, sobra pong lamig and nag-i-snow po. Asahan nyo na kung medyo ano yung balat nyo, medyo sensitive sa weather na malamig, magda-dry po talaga yan. And yung mukha ko no, nag-dry talaga, pati yung sa hips ko, meron ako, alam nyo yung parang snake na skin, gano'n, yung balat ng ahas, parang nagaganon siya, nakakaano talaga kasi sabi ko, hala, ba't may gano'n ito ako? Parang yung parang kaliskis ba yun? Parang gano'n, so kailangan more on lotion talaga. Minsan nga, hindi pa tinatalaba ng lotion eh. So isa yun sa mga naging karanasan ko yung weather dito, yung adjustment sa weather. And then sa tao naman, So far, wala naman ako na-experience na parang, alam nyo na yon yung parang criticism or ano bang tawag doon, yung parang ano nila sa ibang lahi, katulad ko. Pero, mas ano pa nga sila, kumbaga parang iba yung tingin nila sa atin. Like, para sa akin ha, sa naranasan ko, parang wala, nagagandahan lang daw sila sa Pilipina, ganun. And parang amazing, katulad nung mama niya, amazing daw kasi yung katulad ni Travis, amazing daw kasi nakakapag-speak tayo ng English. Although meron tayong Tagalog na sarili nating language, 'di ba? Ganun. Tapos kahit saan tayo pumunta, nakakapag-speak daw tayo ng parang kakaunting, kahit hindi super fluent pero nakakapag-communicate tayo gamit yung English na language. So isa pa 'yon. Tapos dito nung nandito na ako tumira sa Virginia kasama yung asawa kong si Travis after naming ikasal sa Michigan kasi bumalik kami dito. Kasi dito kami talaga nakatira sa ngayon kasi dito po si Travis nag-work sa Virginia.
So, yung tao po dito, sobrang ano nila, hindi ko alam ha, siguro depende rin sa lugar. Kasi may mga time na, bakit, may iba kasi naririnig nila sa news, hindi daw maganda dito, hindi daw ano, kasi mga tao daw dito, masyado daw mapangkutsa, ganun. Hindi naman lahat. And, depende rin siguro sa lugar, kasi dito sa lugar namin, super bait talaga ng mga tao. And, kapag kalalabas kami, meron, eto yung embarrassing moment ko ha, hindi ko alam na ganun pala sila mag-hi dito sa, hindi ko alam. Kaya tinanong ko si Travis, bakit nag-wave sa akin yung ano, yung kapitbahay natin? Eh, akala ko hindi ako yun, akala ko may kakilala siya sa likod ko, may tao sa likod ko na parang winaban niya, ganun. Tapos tumingin ako sa likod ko, wala naman tao. Tapos yun pala, ako pala yun. So ganun pala yung parang ano nila dito. Kapag gusto nila mag-hi, mag-wave sila sa'yo dito sa amin. So parang ako, nakasanayan ko na ngayon ng kada, dito sa buong complex namin, nag-wave talaga sila pag makita ka nila. And ako, lagi ako nasa labas kasama ko si Kinsley. Halos siguro, most of them siguro kilala na kami kasi lagi kami nasa labas ni Kinsley. So yun, nag-wave kami minsan. Maya-maya ka talaga mag-wave kasi pag dadaan sila, syempre sasakyan nila, mag-wave talaga sila. Minsan mag-i-stop pa sila para lang mag-wave sa'yo. So parang ang sarap sa feeling na yung tao na, yung mga tao sa paligid mo, ano ka, parang gusto ka nila, ganun, parang masaya sila, yung parang masaya sila, nakatira ka dito, ganun. Ganun lang sila, yung the way nilang super ano nila, bait nila, and hindi sila tumitingin sa parang dahil ibang lahi ka. Kasi sa tapat namin, ano sila eh, ibang lahi din sila eh. Parang Venezuela, from Venezuela ata sila. So, yung tao dito, sobrang natutuwa ako kasi mabait sila, mabait yung pakikitungo nila sa akin. Kahit yung katabi namin, basta dito sa amin. And kapag pupunta rin kami sa ibang ano street, ganun din sila, mabait din sila. So, nakakatuwa lang. So, yun. Eh, hindi ako nag-isip na masama sa na ugali nila, ganun. Kasi, so far, okay naman yung pakikitungo din nila sa akin. Tapos, yung family ni Travis, super bait, wala akong masabi. I know na iba-iba tayo ng sitwasyon, iba-iba rin tayo ng magiging buhay dito sa Amerika, pagdating sa Amerika. Siguro ang payo ko lang, just be yourself, and dapat marunong kang makisalamuha, marunong kang makisama, ganun. Kasi, most of the time, it's pakikisama talaga. Kahit nung nag-work ako sa Japan, sa Bahrain, pakikisama talaga. Namatay yung phone ko, so kailangan ko i-charge. So, ayun, yun nga, pakikisama, and then, may isa pa na super big deal. I know, super big deal to sa mga Pilipina na bagong punta dito sa Amerika. Isa yung presyo ng mga bilihin dito. So, madami nagsasabi sa akin, wag mo i-convert yung mga binibili mo dito sa peso kasi masyashock ka talaga. So, iba rin kasi yung cost of living po dito. Iba rin po sa Pilipinas. Malaki po talaga yung, kumbaga, value kasi kapag kakinonvert mo yung dollar to peso, parang magugulat ka, bakit ang mahal-mahal? So, ganun, ang dami ditong, ganun yung unang ano nila, parang nasya-shock sila kapag bumibili ng ano, kahit ako din. So, may mga time na pumupunta kami sa grocery, wait lang. So, may mga time na pumupunta kami sa grocery, sa like supermarket dito ni Travis, punta kami ng, siguro unang punta namin noon sa ano, Sam's Club ba yun? Tapos sa mga restaurant, nagugulat ako. Ang mahal-mahal ng sandwich nila. Tapos para sa akin mahal na yun, syempre, iisipin ko lang magkano to sa peso. So tinatry kong i-convert, nag-calculator ako. Tapos i-convert ko sa peso, sabi ko, ala, grabe naman yung isang kainan lang namin, tapos ganun nakalaki yung binayad ni Travis, ganun nakalaki. Ano, tapos minsan pag pupunta kami ng store, bibili kami, like mag-grocery kami, minsan magtatanong siya, anong kailangan mo, ano, minsan sasabihin ko, wala, wag na lang, yung parang wala akong kailangan, kasi parang iniisip ko, parang ang mahal-mahal. Tapos sinasabi sa akin ni Travis, wag mo kasi ikino-convert yung binibili natin sa peso, kasi iba talaga, kasi iba din naman talaga yung sahod dito, iba rin naman talaga yung sahod sa Pilipinas, iba yung cost of living dito sa US, iba rin po sa Pilipinas. So ayun, nung unang punta ko, sabi ko, wag na lang tayo bumili or what. So na-shock talaga ako sa presyo. So ayun, yung mga bilihin. Tapos
isa pa sa unang punta ko dito, parang takot ako makipag-usap. Like, totoo to, takot ako makipag-usap sa mga Amerikano. Like, hindi kaila Travis or sa ano niya, sa ibang ano ba, ibang tao. Feeling ko kasi parang pag mag-i-English ako, hindi nila ako maintindihan. Ganun. Ewan ko ba, sabi ni Travis, marunong ka naman mag-English, pero parang pagkausap ko na sila, parang nabablanko ako or what. Sabi niya, okay lang yan, masasanay ka din kasi nga, syempre, iba yung nakasanayan ko, iba yung mga nakakausap ko. Sa Bahrain kasi, okay lang, parang okay lang sa akin kasi ibang lahi din sila. Parang Asian din yung mga Indian, mga ganun. So, parang okay lang sa akin. Tapos, yung boss namin, okay lang din naman mag... Kasi nasanay na ako kausap yung medyo na ano ako sa English nila, ganun. Yung parang komportable ka na nakausap sila. And may Pilipino din kasi doon sa work ko sa Bahrain. Tapos, dito kasi, tapos... Pagdating ko, iba, parang feeling ko, parang natatakot ako makipag-usap sa kanila. Parang feeling ko hindi nila ako maintindihan. Feeling ko mauutal ako pag ano. Tapos one time, may nakausap ako ditong matandang babae siya. Super bait niya. And kasi parang gusto niya kasi si Kinsley. Parang ano, tawag nito yung kadalabas namin, inaano niya si Kinsley. So kinausap niya ako, parang ano lang, ganun lang. Parang normal lang na... usap talaga, dun ko na-realize na parang okay lang palang makipag-usap sa kanila dahil hindi sila ganun. Kasi parang feeling ko, i-judge ka nila sa English mo. Hoy Kinsley, pa-empal yung aso namin. I-judge ka nila sa English mo, ganun. And wag tayong mag-isip ng ganun. And I know, hindi siya maganda yung inisip ko na ganun. Baka, inisip nila na hindi tayo marunong mag... Yung parang hindi tayo makipag-communicate. Pero, siguro akin lang yon. Kasi, parang ano lang ako, kumbaga parang napaparanoid lang ako ba na kapag makapag-usap sa kanila, parang feeling ko lang na hindi nila ako maintindihan. Pero, hindi naman. So, okay naman. Okay naman yung ano ko dito for, I think, dumating ako dito ng January, February, March, April, May na ngayon. So, 4 months na po ako nandito sa US. And so far, maganda po yung naging experience ko. May mga embarrassing moment. Meron ding happy moments. And wala pa naman so far na parang mga bad moments ako naranasan dito. And meron akong isang naranasan talaga, guys, na super, super, super grabe yung thankful ko and super... natuwa ako kasi ganun sila, ka-helpful, pag may mga taong nangangailangan. And, naranasan ko to ha, promise. Naranasan ko to, pumunta ako ng Walgreens, kulang yung pera ko kasi kulang yung cash na dala ko. And, pumunta ako doon, bumila ako ng ice cream. And, kasi meron doon buy one, take one. Tapos, meron doon ilalagay kayo na ano, meron dito kasi sa US, parang ganun, yung mga rewards, ganyan. So, gagamitin ko yung number sana ni Travis, tapos kasi buy one, take one siya, tapos hindi ko alam bakit hindi siya na ano sa, ano, yung parang hindi pumasok yung buy one, take one dun sa parang number. May number silang ginagamit, hindi ko alam bakit. So, ayun pa yung hindi ko pa masyadong... hindi ko pa masyadong na-explore yung mga ganun-ganun nila rewards. Madami silang ganun dito eh. Tapos gamit yung number mo, yung ganyan-ganyan. So, pumunta ako ng Walgreens, kumuha ko ng 2 ice cream kasi nga buy one, take one siya. Tapos, inilagay ko yung number ni Travis, hindi na ano yung buy one, take one. So, malaki yung babayaran ko, kasama pa yung tax, ganun. Buti na lang, sabi ko pa dun sa cashier, sa babae, ate, okay lang po, isa na lang po yung bilhin ko, tanggalin nyo na lang po yung isa. Sabi niya, okay, gumanon siya. Tapos, meron dun sa likod kong lalaki. Sabi niya, it's okay, you can use my number. Yung parang meron kasi siyang ano, sa number. Basta number yung ginagamit. Hindi ko alam bakit may ganon. Rewards daw. Gamit yung number niya. Tapos, inilagay niya yung number niya dun. Sabi ko, no, it's okay. I will just buy one. Ginanon ko na lang siya. Tapos, sabi niya, no. You don't have to put it back there. Yung isa daw. Hindi ko daw kailangan ibalik yung isa. Sabi niya, you can use my number. So, kinuwento ko to kay Travis yung naranasan ko dun sa Walgreens. Tapos, nilagay niya yung number niya. Tapos, yun, na-deduct yung ano, yung parang sobrang babayaran ko. And, naging buy one, take one talaga siya. Which, isakto naman yung pera ko para lang talaga doon. Kasi, yun nga, inisip ko buy one, take one siya. Hindi ko alam na may mga ganun-ganun palang mga case, ba diba? Super, parang that day, parang natuwa ako kasi,
yung grabe yung ano nila, hindi sila, kasi ang dami nag-iisip na ano daw sila yung mga ibang American, ganto-ganto daw, masama daw yung ano. Hindi lahat. Hindi lahat ganun. And siguro mga naririnig lang sa news nila ganun. Malaki po ang US, iba-iba po ang tao, iba-iba rin, katulad natin, iba-iba rin tayo ng ugali, di ba? Pero most of them are nice. Parang most of them, sobrang bait nila, guys. So yun, naranasan ko parang that time, parang meron akong isang good Samaritan na binigay ni Lord. Yun, so super thankful ako kasi, ewan ko, parang nag-crave ako ng ice cream that time, tapos yung gustong-gusto ko talagang ice cream na yun, tapos biglang, hindi ko maano, ibabalik ako, kailangan ko bumalik. So, bibili ako or isa lang yung mabibili ko. So sabi ko kay Travis, may magandang loob na nag-help sa akin dun sa ano, sa Walgreens. Sabi niya, oh, yung parang nice daw, nice of him, ganun-ganun. Tapos sabi din ng cashier, ang bait niyo naman po, ganun-ganun, sabi ng cashier. So natuwa ako. So far yun yung mga naranasan ko dito, guys. And kung meron kayong mga tanong about kung ano pa yung mga about living here, yung first time, kasi first time ko nga din, and 4 months pa lang ako dito, yun yung mga naranasan ko, guys. So, wala pa naman masyadong parang medyo bad memories o mga ano-ano man, mga ganun. So, most of it are good memories lang, and yung mga tao dito, super nice nila dito sa lugar namin, yun. And kahit saan kami pumunta, kahit sa Michigan, nice din ang tao, ganun. Kahit lalabas kami, bibili or what, super nice nila. So, yun lang ang video natin for today. I hope na meron kayong natutunan sa video natin. And ayun, kung meron kayong mga question, lagay nyo na lang po sa comment section. And we'll see you guys later. Bye-bye!